ang nagbigay ng ibang flavor sa puto bombong at bibingka si Miss Mary Jane De La Cruz, ang may-ari po ng Angels Puto Bombong. Angels Puto Bombong po is made from Marikina. So, sa Marikina po, kami nagtitinda ng Puto Bombong po. Yung Angels Puto Bombong po is 2 decades na po siya. So, nag-start kami nung 2000 po, nag-start yung Angels Puto Bombong. Naman na lang namin to sa pinakalola namin, tas napasa sa lola, tas napasa sa mama ko, hanggang sa ako na po yung nagmamanage po. Dati sa mga ninuno pa namin, nagtitinda sila sa mga simba-simba po sa Our Lady of Abandon po sa Marikina. Doon sa harap na nagtitinda po kami doon. Ngayon, since na, yun nga po, sa Marikina kasi doon sa street namin, sa 8 Nicanor Rojas Street, doon po naging patok or naging sikat po yung Puto Bombong kasi talagang dinadayo na po siya ng mga tao po. Yan, dyan. Yan po. Talagang dinadayo na po talaga kami. Kaya nung simula nung lumakas na po dyan, hindi na po namin kaya na mag-ana sa simbahan dahil dyan pa lang po talagang nasa-sold out na po lagi yung tinda namin. Nag-stay na lang po kami dyan sa pwesto namin sa May 8 Nicanor Rojas Street po. Pero may iba pa po kasi dyan sa Hilera na yan, sa San Roque po, puro kami magkakamag-anak po na nagtitinda dyan. Pero yung iba namin kamag-anak po, since na nagsimula po yung simbang gabi, nagtitinda pa rin po sila dun sa may simbahan po. Ikaw yung original, ikaw nga. Yun po, naisipan namin na nag-try kami na mag-post ganyan sa Facebook. Tapos nung pandemic po, naging patok siya kasi bawal lumabas, so more on delivery. Kaya lumakas yung tinda namin kasi delivery po. Tapos, isipan namin yung ibang outside Marikina kasi nagme-message sa amin kung paano sila makakapagpa-deliver, ganyan-ganyan. Kaya naisipan po namin na ipasok sa GrabFood naman po. So, ngayon po is nasa GrabFood na po kami. Search nyo lang is Angels Puto Bombong and Bibingka po. Saan naman kayo kumukuha ng malagkit na kulang bigas? Yung malagkit po, binibili lang din po namin sa palengke. Pero yung malagkit kasi na ginagamit namin is talagang ano po, yung malagkit na mamahalin po talaga. Kaya nga, okay. Kasi nakita ko talagang, ang tawag sa amin yan, tapoy. Gumagamit ba kayo ng pulang bigas or puti na malagkit? Puti po na malagkit. Tapos ibababad namin yun, lalagyan namin ng food color. Actually, yung violet dyan is yun po, food coloring. Yes po, food color. Yun, ibababad namin siya. Pagkababad niya, ipapagiling naman po namin sa palengke. Pagkapagiling po sa palengke, dadaganan pa namin siya ng mga solid na bato talaga para matuyo po yung pinakaginiling. Tapos para maging powder po siya. Magkanong bayad per kilo ang giling sa palengke? 20 pesos po. O, 20 pesos. Imagine mo, sa 100 kilo na pinapagiling mo, o di nakasave ka na ng 2,000 a day. Kaya nga, dito sa programang Pro Pinoy, tuturoan ka namin ng aking partner na si Binibining Ana Puon kung saan ka pwedeng kumuha ng mga panggiling. Yung grinder, hindi naman gaano kamahal yan. Pwede mong bilhin na lang yan. Siguro malaki na yung 15,000 o 20,000. Kasi kung pupunta ka pa sa palengke, imagine mo yung time and effort mo pagpunta ng palengke at babalik ng bahay, sobrang sayang yung panahon. Ngayon, kung sa halagang 20,000 kaya mong bumili, bumili ka na. Ngayon, kung hindi, punta ka sa DOST, kaya baka mas mahal, no? Kasi ginagawang powder yan, di ba? Opo. Diba? So, punta ka sa DOST at humingi ka ng tulong. Bibigyan ka ng utang, walang interest. Nakakailang kilo ba kayo ng pinapagiling araw-araw? Ano po, 21 kilo po. Sige, nakita ko dun sa picture, merong may leche flan eh. Yung sa the leche namin, 3 years na po namin na yun. Kasi last year, tapos bawat year kasi nag-iisip po ako kung ano yung pwede namin ilagay na toppings dun sa parang may twist, kung ano po yung pwede maging twist every year. So yung sa de leche namin, yun po yung bestseller, tsaka yung sa ube de leche. Yung de leche namin is 3 years na po siya namin na ginagamit. And then yung ube de leche po is 2 years na. Ngayon kasi ngayong year, ang naisip naman namin is yung dulce de leche at saka yung cheesy caramel po. Yun yung baling new variant po ng Angels Puto Bombong. Magkano ang order ng Puto Bombong?
Yung sa puto bumbong po, yung classic, 35 pesos, pwede nyo siya bilhin ng 3 for 100 po. Yung cheesy puto bumbong po, top of ano siya, cheese at saka yun nga, mascabado sugar at saka nyog, 40 pesos naman po. Yung overload puto bumbong naman po is 50 pesos, ano may yun, cheese din, tapos may condensed milk po. Yung de leche naman po is 60 pesos, with leche plan naman siya. Tapos, yung ube de leche is with ube halaya at saka leche plan po. Yung doon sa de leche po is may leche plan and then may caramel po. Caramel yung pinaka syrup niya or sauce niya. Pang diabetes na kaya ito lahat eh. Diba? Pang diabetes. May, meron ng puto bumbong, may ube halaya na, may leche plan pa. Pero ang ube parating present talaga, no? Oo. Sa mga toppings. Partner, pwede bang tikman mo na ito? Sige. Kasi alam ko naman maganda ang taste mo. Bakit ako? Tikman mo na. Then describe to them kung ano yung nalasahan mo. Because this is not classic, no? Ang classic kasi alam na natin yung lasa. Ito, cheesy. Yes. Same lang po siya ng bibingka po. Puto kawali, bibingka, puto rampa, yung tawag po namin. Ano siya nasa palayok? Tapos may apoy po, may baga siya sa ilalim, tapos palayok, tapos may baga din po sa ibang. So parang ano, talagang parang pinag ano po siya. Talagang bibingka talaga na. Yun yung puto kawali. Ayan. Po. Ayan. Yan ang puto kawali. Opo, yan po yung puto kawali. Okay, bibingka din pala. With salted egg and cheese naman po yung toppings niya. Puto kawali, so rice yan, no? Apo, rice. Rice, pagkatapos grounded rice flour ang tawag diyan. Rice flour tapos lalagyan mo ng sugar, milk. 'Di ba? And then salted eggs. Apo, salted egg. Tsaka cheese. Cheese. Never absent talaga yung cheese. 'Di ba? Ayun po, pwede po kayo umorder sa page namin, Angels Special Puto Bumbong and Bibingka po. Tapos meron din po kami sa GrabFood. Sa GrabFood po, search nyo lang Angels Puto Bumbong and Bibingka po. And then pwede din po kayo mag drop by or pwede po din kayo mag-dine in sa amin sa 8 Nicanor Rojas Street, San Roque, Marikina. Look for Angels Puto Bumbong. And then nag-accept din po kami ng mga events like Christmas party, year-end party. Message lang po kayo sa page. Hey, magkano naman package ng sa Christmas party? Let's say a group of 50, sabihin mo a group of 50, a group of 100. Kapag group of 50 packs po, nasa around ano po, 7K ganun po. 7K. Opo. Group depende. Of 100. Kapag sa 100 po, pag 100 puto bumbong and 100 bibingka po, mga nasa around 10 to 12K po. Depende po sa ano po, variety. Po. Yung mga hindi pa nagki-Christmas party, tandaan nyo, Angels Puto Bumbong. Pinoy Radio Show.